Hello. Dito tayo ngayon sa Feeling Best. Sundot lang tayo ng ride dito. So after ng race natin sa Calera Grande, may susunod pa tayong race. So kailangan nating mag trail ride. Medyo tanghali na. It's 10 already, pero still we have to ride para practice natin. So basically yung mga basic trails yung pupuntahan natin. Pwede natin yung ibang trail. Basta lahat ng kaya natin puntahan trail ngayon, puntahan natin ngayon mga parts. Halina. Okay. Tagal na ako nakaride dito mga parts. Siguro Pagdrari pa ang tayong huling ride ko dito sa Pilipinas. Ligaw tayo. Thank you.
Naligaw na naman ako. Ali. Thank you.
Nanti kasi dito exit kita. Kita sa akin. Dito kita si. Masa. Subay angat. Ini. Ini.
Nice. Okay. Doon sa Cobra Trail kanina, naligaw tayo kasi tagal ko na nakapag huling ride ko ata dito, February, January, last vlog ko kung tagal na ako sumusubaybay sa channel ko. And then parang may nadagdag sa'yo doon sa Cobra, so naligaw tayo pero nakalabas naman. Second thing, yung tunnel, ewan ko kung kailan pa nila ni-reverse yung pasok. May signage naman for your safety, parang baliktad yung nangyari. And then meron silang bagong section doon, halos tabi ng ilog, yung kanina ko nakita yung sa video ko. Pag doon, normally pagka sa trails naman, magbaba na kayo ng gear, and then pag ganong approach, off speed na kaagad, low gear, kasi yon pagbaba mo, pag switch na sabay ahon, or else pag wala kang control, dire-diretso ka sa ilog. Ay, nga lang tayo, sandali. Thank you.
Dito lang nakatapos na yung isang lap bago tayo abutan ulit. Okay, last part. Tayo sa bike section. Wala lang siyang bulsa. Ito matagal na ako naghahanap. Yung huling in-order ko something. Sakto sa mga race natin. Ito. Tire level. 3,480 pesos. Okay na rin ito kasi may pangkalang na rin sa Rayos. Ito speed winner. Mura na 80 pesos. Ito. Kids pedal. Compatible na rin ito sa Shimano. 1,650. Medyo... Hindi, kasi mabigat kasi itong package niya. Dalawa na yung buhat ko. Pero... Ito. Pang ano kasi ito eh, mga parts eh, pang XC cross country. So tama-tama sa atin to. Setup natin. So wala siyang platform, but goods na to ha, 1,650. And then Shimano compatible na rin to mga parts. Ito nakita ko mga parts. Triban gravel bike. Ang laki lang size, large. And then pansin ko yung head tube niya, ang taas. Siguro nga dahil large siya. Stem niya 110. But definitely, ang maganda lang dito, naka-straight Sora from drive trim, straight to. STI, crankset, RD. And then, ang maganda rito, yung pinaka rims niya is tubeless ready na. And I think naka-tubeless na siya, ayan na. Meron na siyang sealant. Tubeless ready. I don't know kung carbon na tong fork. I think carbon fork alloy yung frame. XL, sobrang laki ng size. 1132 yung cassette, naka cogs na rin yan. Cassette na rin, naka cassette type na, na cogs, no? I'm sorry. And then Sora FDRD 700 by 28C. Kayang-kaya pa nito kahit mga 32. So, ganda. Tubeless ready na rin siya. 31.6, I don't think, 32, sabi sa akin nung staff dito. It's good, laki lang ng size. Then yung brakes niya, full na mechanical brakes. 160 na yung both diameters ng harap tsaka likod. Disc brake na rin, which is a major requirement pagka gravel bike. Laki lang ng size. Sa Decathlon. Joey na. Takot sa hula. Takot. Hindi kasi talagang takot. Takot.